Ang tibay talaga ng lalamunan nito. Sa bagay, lahat naman kami magkakaibigan ay immune na ang bituka at ugat namin sa iba't ibang uri ng alcohol. Kinawawa mo na naman ang innocenteng baby ko. Natatawang ismid ni Erica na binato ko ng samgyup na sinalulang nito sabay subo ng nakangising aso sa akin. Nailing naman ang apat na nagsidampot na rin ang drinks nila. Baby ko yun, dun ka sa handsome nerd mo. Napahagalpak ng tawang apat sa sinaad ko habang napabusangot naman si Erica na napapaismid. Alam naman naming binabakuran siya ng tinaguriang handsome nerd ng university na kabatch namin. Mukhang stalker na rin niya iyon dahil madalas ay napapansin namin nasa paligid siya lagi kung nasaan kami noon sa university. Active din itong reactor ni Erica sa social media na panay ang puso nito sa bawat post ng baliw naming kaibigan. Kahit walang kwenta o nakakatawa ang madalas post at tweet nito. Ew, wag na lang kung siya lang din naman. Ismid nitong ikinatawa namin. Kahit napakalandi din itong kaliwat kanan ang kinakafling ay hindi raw nito masisukmurang makapaglandian dun sa nerd na iyon. Kaya panay ang sulsul namin at tukso dito na ikinasisira ng mood nito. Guwapo naman talaga si Adrian. Galing din siya sa mayamang angkan. Hindi lang namin maintindihan kung anong trip niya na mas gustong pinapapangit ang itsura mula sa pagkakawaks ng buhok nitong parang sa korona na nanampin niya ang itsura. Naglalagay din ito ng makapal na eyeliner at may brace sa ngipin na hindi naman niya bagay. Nakasuot din ito ng makapal na round reading glasses na ikina nerd lalo ng datingan niya. Pero kahit pinapapangit nitong itsura ay makikita mo pa rin naman ang totoong itsura nito, lalo na kung matititigan mo sa malapitan. Makinis at may lahang Italiano ito. Pointed nose na kulay asul ang mga may kabilugang mga mata. Medyo patpatin nga lang ang pangangatawan kung ikukumpara namin sa mga baby namin nila Jessica at Leia. Kaya kung tutuusin, ay taken na kaming tatlo nila Leia at Jessica sa grupo namin. How about you, buddy? Bakit hindi mo kasi kausapin ang honey mo? Hindi yung iniiwasan mo na naman. Mamaya niyan sa kakaiwas mo sa kanya, makuha na siya ng tuluyan sa'yo. Baling ni Jessica kay Leia na panay ang tungga at nakailang bote na din. Ginawa pang tubig ang soju sa bilis nitong uminom. Hindi halatang problemado ang gaga naming kaibigan. Ayoko, galit ako sa kanila na mukhang tertiary na krisyong iyon. Napakapangit naman. Kung makalapit kay Alex, kala mo na may kaya kong higitan? Pagmumukmuk pa nito. Nailing na lamang ako sa inaasta nito. Oh, pangit pala eh. Bakit ka insecure? Tudyo ni Danica. Pagkak itong natawa na iiling-iling. Pero iba ang nakikita sa mga mata nitong makulimlim at namumungay na. Napakalungkot na mga iyon at kahit tinitiis nito ang asawa, ay alam naman namin kung gaano niya ito kamahal. Sadyang lapitin lang talaga ang asawa nitong napaka-playboy noon na tumitinutuno ng mapangasawa ang baliw na sa Leia. Mayapay umatungol na itong parang kinakatay na baka. Uy, Tana, binibiro ka lang eh. Gusto mo balian namin ang braso ang babaeng iyon? Sirain namin ang pagmumukha nang tuluyan na siyang magmukhang tertiary. Pag-aalo ni Danica na agad nilapitan sa Leia, nayakap ang boteng iniinom na umaatungal. Nailing naman kami ni Jessica na pa-chill-chill na umiinom lang dahil walang problema sa mga baby naming masusuno rin. Kahit habulin, sina Derek at Charles ay kusa ang mga itong umiiwas sa ibang babae para wala kaming pagsalosan. Tama na yan. Ayusin nyo kasi ni Alex ang problema, buddy. Huwag puro iwas. Saka makinig ka rin naman sa side niya. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Masip na mo ipagpapalit ka nun. Eh, mahal na mahal ka nun. Ani ko na ikinatigil nito sa pag-atungal. Natatawa namang pinahid ni Danica at Karen ang mukha nitong napasinga pa sa tissue na pinampupunas ni Danica sa pisngi nitong ikinatawa namin habang nandidiri namang napapangawi si Danica. Kadirit ka talaga! Sisingahan mo pa ako! Ikaw naman pumunas ng uhog mo! Kinakain mo na oh! Nagtawanan kami sa paniningal nito kay Leia na nakikitawa na din.
Mag-uumaga na nang makaidlip kaming anim. Na hindi na nga kami nakapasok ng silid at sa carpet, dito sa sala na lang kami magkakatabing natulog dala ng kalasingan. Maaga ko nagising at nakagisnan pa alimang kaibigan kong nakanganga pa rin. Nahiling na lamang akong nagpa-deliver ng makakain nila dahil malalate na ako sa opisina. Good morning, ma'am. Basiglang bati ng sekretaryo kong si Miss Beth. Good morning. May bisita po kayo sa loob. Kanina pa po kayo iniintay. Natigilan ako sa akmang pagpihit ko ng pinto ng opisina ko. Who? Kurutong tanong ko. Si Miss Hannah po, ma'am. Best friend niyo daw? Pasensya na po kayo. Nahihiya ko ipagtabuyan siya nang magkusya siyang pumasok na opisina niyo, ma'am. Magalang na paumanhin ito. Napahinga ko malalim at pilit na ngumiti dito. It's okay, Beth. But next time, do not allow her to come inside my office, especially when I'm not around. Noted po, ma'am. Sorry po ulit. Pagpihit ko ng pinto ay nabungaran nga ito na nakaupo pa talaga sa swivel chair ko na nagpapaikot-ikot na akala mo'y upuan niya ang pwesto ko. What brings you here? Walang emosyong sa ad ko. Napatayo naman ito at kitang nagulat sa pagdating ko. Let's talk. We're already talking, didn't we? Sarcastic kong sad at umupo pa ng swivel chair ko. Kita ko naman sa peripheral vision kong napatiimbagang ito at napakuyom ng kamoong ikinangisi ko. Leave us alone. Why should I? I answered and smirked at her while playing my pen and my fingers on the top of my center table. He's already my fiancé. He's mine and soon to be my husband. May kadiinang singhal nito na ikinakibit balikat ko lang na napataas kilay. Lalo lang, nainis ang itsura nito na nangingit-ngit na ang mga ngiping animoy nagpipigil na huwag akong kalmutin. Nangingisi-ngisi lang sa kanya. Your fiancé? Napatangutang ako na nakangising aso. Yeah, he's your fiancé. For now. But who knows? Sooner or later, he'll wake up in his nightmare and run away from you. Nalalaking matang pananakot ko habang nakaupo pa rin sa swivel chair ko at nakatayo naman ito sa harapan ng center table ko. Namutla itong napaiwas ng tingin lalo na't nakangisi lang ako dito na pinaparating na hindi ako natatakot dito. That won't happen, my dear. He loves me that much. Buong kumpiyansang saan nito na maarting if nilip ang nakalugay na buhok. Pagkakunatawa na napapailing dito. Are you sure about that, huh? You're such a great actress to pretend as a loving and caring girlfriend. Have you forgotten what you've said to me a month ago? Do you want me to remind you everything you said against him? Especially to his mom? Cause I can still clearly remember every details of our conversation. Panguyam ko na hinahamon ito. Napakuyom ito ng kamao na napalunaw kaya lalo ako napangisi na pinasadaan ito ng nanguuyam na tingin mula ulo hanggang paa na napapailing. And how about you? Don't act like you didn't suggest him while we're in a relationship few months ago and still pretending as an ideal perfect best friend to me. I immediately stand up at what she said. Surprise, my dear best friend? I already know everything happened between you and Charles. How dare you betray me? Now, I understand why you overreact and slapped me when I introduced my man to you and friends. I also saw what you did yesterday. Thank you, huh? For ruining our date. And took away my fiancé just to kiss him inside your fucking car. Panunumbat nito na dinuduro-duro ako na nanggagalaiti. Hindi na ako magtataka na nakita niyang tinangay ko si Charles kahapon sa mall dahil nakita ko namang magkasama sila kaya nga hindi na ako nakapagtimpi at nang makitang nagtungo ito ng CR ay siya namang pagkuha ko kay Charles. Blessings in disguise na nga rin na nabangga nito si Mr. Johnson na isa sa mga investors ko kaya madali ko siyang naipuslit ng mall. So, you're an investigator now, huh? Well, I'm just wondering, how did you find out all of that information immediately? Makulog ang bulalas ko na ikinatikom ng bibig nito. This is my last warning to you. Stay away from my fiancé. Madiim pagbabanta nito na ikinangisi ko lang. And if not? Nagpanting ang panganitong matiim na tumitig sa mga mata ko. Or else,
I won't hesitate to destroy you, too, in social media. People already know that we're engaged. So if I were you, I'd better go back to France and let my best friend happy together with her fiancé. She answered and smiled at me before she leaves my office. I just took a deep breath and got back to my paperwork. It's already 7 in the evening when I'm got home in my unit. I'm about to sleep when Danica called me. Hey buddy, where are you? Home. Inaanto ko sagot. Okay. Pupunta na kami na barkada dyan. Wait for us. Anit at ibinaba agad ang linya. Di malako tinanong kung pwede ba? Okay lang ba? Ay, mga bruhang yun. Inom lang din naman ang gagawin nila dito. Ilang sandali lang ay nandito na nga sila and as I expected, may mga dalang inumin at pulutan. Nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan nang muling may nag-doorbell so I insisted. Napakunot-no ako nang bumungad si Lance sa harap ko na siyang busita ko. What brings you here? I asked. He sweetly smiled and gave me a bouquet of red roses. Flowers for the most beautiful girl I met. Don't you want to invite me inside? He asked and pouted. Ew, it doesn't suit him. Come in. I widely opened the door to let him in at napangisi ako nang matigilan ito nang makita na nandito ang buong barkada. Maybe he thought I'm alone. Nakapag-inuman pa ito sa amin na parang walang nangyaring ginawang rebound ang kaibigan ko. Napapaismid na lang kami dahil masyadong makapal ang mukha niya at hindi makalatang naiinis kami sa kanyang presensya. Mag-uumaga na nang umuwi na ang mga ito. Maghapon din ako natulog at hindi na pumasok dahil sa tindi ng puyat at hangover ko. Gamin na nang makagastan ko ang pagtunog ng doorbell. Nag-shower na muna ako at nakabathrobe na pinagbuksan ang makulit na nagdo-doorbell. Napalunok ito nang mapagbuksan ko. I widely opened the door and let him in while genuinely smiling at him. Mabuti na lang at nakapagpa-house cleaning ako kaninang umaga. How is it, handsome? What do you want? Coffee? Tea? Or me? Namula itong hinawakan ako sa kamay at kinalong paupo sa lap nito. Here, baby. Napahagikik ako at inilihis ang suot kong robe. Baby naman, nagbibiro lang ako. Anito na pinamumulahan at muling inayos ang robe ko. Napasuklay ako sa buhok nito na ikinatingala nito. Kaya sinalubong ko ang mga labi nito ng masuyong halik na tinugon din naman ito. Alam mong obsess ako sa iyo, baby. Huwag mo kong binibiro ng ganyan at tututuhanin ko iyan. Natatuwang tudyo ko. Ang pilya mo talaga. Maganda naman. Siyempre. Anito. Sexy. Indeed. Nangingiting sang ayon ito. Hot. Mm-hmm. Napatango ito. Wild. Super. Natatawang saan ito na pinisilantong kay ng ilong ko bago mariing humalik sa noo ko at mga labi ko na ikinangiti ko na rin at yumapos na sa batok nito. Charles Pearson, pareho kaming natigilan ni Kate na napalingon sa may pinto ng may nag-doorbell. Shit! Napabungis-ngis ako sa malutong na mura nito at baka sa magandang mukha ang kabitinan tulad ko. Umupo na ako at inayos ang nakalihis nitong robe bago muling isinuot ang polo ko na nahubad nito at inayos ang sarili. Masasakal ko na mga yun eh. Himutok pa nito na nagtatagis ang panga. Baby, okay lang. Sige na, pagbuksan mo na sila. Pagpapakalma ko dahil sunod-sunod na ang pagpindot nito ng doorbell. Ay, bakit ni? Pagdadabog pa nitong nagmarcha na tumayo't nagtungo ng pinto. Nahiling na lamang akong napasunod ng tingin dito at inayos ang namamasakong buhok dala ng pawis. Ang tagal mo! Natigilan si Erica sasabihin nang mapatingin sa akin dito sa sala. Ngumiti ako at kumaway dito na ikinalapad ng ngiti na pumasok na lang basta. Bahagya pang binangga si Kate sa balikat at kasunod ang apat na diyosa. Ito na naman silang anin. Nagsama-sama na naman at paniguradong pagkakaisahan na naman akong pagpapasapasahan. How are you, baby? Minumolestya ka na naman ba ng Del Mundo na iyon? Ani Erica na unang nakalapit at tumalik sa noo ko.
Sanay na ako sa kakulitan nilang magkakaibigan. Sakalang naman sila naglalambing sa akin kapag kasama nila si Kate na halatang inaasar lang para uminit ang ulo. Ganun din kasi ang ginagawa ni Kate kay Alex at Derek na asawa at boyfriend ni Leia at Jessica. Kaya binabawiin din nila ito kapag ako ang kasama nila. Magkakaibigan na puro mga pilya. I'm good. Lalo kang gumaganda. Mukhang in love ka. Pananakay ko dito na ikinalapad lalo ng ngiti nito na napangisi pa kay Kate at pasimpleng yumakap. Of course, baby. Matagal na akong in love. In love sa'yo. Ano to? Na kay Kate nakatingin at hindi alintana kahit pa pinaniningin kita na nito ni Kate. Sunod na yumakap si Leia na nangunyapit pa sa bato ko at maring humalik sa pisngi ko. Hindi ko tuloy mapigilang pamulahan na parang pinagpapasapasahan na naman ako ng mga ito. How are you, honey? Buti naman nandito ka ngayon. Wala kaming boylet eh. Paglalambing pa nito. Naamoy ko pa sa iningan nito na nakainom ito. Ngumiti ako't inayos ito sa pagkakatayo. Hoy babae, mukhang naduduling ka na. Hindi mo yan honey no? Si Montardo ko yan. Anikit na lumapit pero agad na niyakap ni Erica at Danica. Kaya natigil ito na pinaniningkitan ang dalawang nakangising aso dito. Bakit? Miss ko na si Alex eh. Pahiram lang, di ko naman babawasan. Nakangising pa nga asam nito na muling yumakap at sinungot-sungot pa ako sa dibdib. Bakit? Nasaan ba si Alex? Gusto mo bang tawagin ko? Ani ko na ikinatingala nito. Parang hinahapos ang puso ko nang umiti ito at nangislap ang mga matang nangungusap. Gagawin mo yun? Sige nga. Please, papuntahin mo siya dito. Pakausapan ito. Kita nga ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nitong nanubig na pinahid ko at ngumiting tumango dito. Sige, tatawagan ko Leia. Kakausapin ko siya tungkol sa inyo. Huwag ka nang malungkot. Sasiguraduhin ko na magkakaayos kayo ngayong gabi. Pag-aalo ko dahil panay na ang tulo ng luha nito habang matama na nakatingala sa akin ang mapupungay nitong mga mata. Naging kaklose ko na rin naman ang asawa nito na si Alex. Kahit nga noong hindi ko pa nalalaman na isa pala akong Monterde at Ignacio pa lang ang apelido ko. Kung saan isang kahit isang tuka ang pamumuhay ay hindi ako minaliit ni Alex maging na mga kaibigan nito. Kaya nakagaanan ko agad ng loob. Salamat Charles. Pinuha mo pantuloy ang baby ko. Pananarmo ni Kate na nakatikim ng batok sa apat. Naiiling na lamang ako sa kakulitan ng mga ito. Come here, sweetheart. Wala na akong nagawa ng hinila na ako ni Karen na yumakap at tumalik din sa pisngi ko. At tatawa-tawang ninisihan si Kate na halatang hindi na natutuwa kaya lalo nilang inaasar. Ang yummy naman talaga ng baby ng Dalmundo na yan. Anadani ka na siya ang sumunod na yumakap at tumalik sa noo ko. Puro kayo kalukuhan. Natatawang sad ko na bahagyang pinitik ito sa noo. Nakakamiss naman talaga ang Monterde na Edelmundo. How are you, handsome? Malambing na sa Ana Jessica na nangunyapit sa bato ko at sa gilid ng mga labi ko humalik na ikinahagikik nilang lima. Maliban kay Kate na inagaw na ako at sinasamaan ng tingin ang lima na humahagikik at nagka-appearance sa isa't isa. Natatawa na lamang ako nang dumampot ito ng wet wipes sa center table at pinunasan ang buong mukha ko. Mag-virus ka pa ng mga yan eh. Parinig pa nito sa lima. Baby, ano ka ba? Saway ko. Lumabas na muna ako ng balcony nang magsimula ng magkatuwa ng anim na magluto dahil ipinalam ko na papupuntahin ko si Alex at Derek nang hindi lang akong pinagpapasapasahan ng mga ito na kinukulit. Hello, dude? Napahinga ko ng malalim nang agad na sinagot ni Alex sa ang tawag ko. Dude, available ka ba tonight? Mariin akong napapikit habang hinihintay ang sagot nito. Available naman, dude. Bakit? I-invite sana kita. Hangout tayo dito sa condo ni Kate. Kasama natin si Derek at ang magkakaibigan. Ani ko na pigil-pigil ang hininga at pipinagdarasal na pumayag ito. Dinig ko pang napahinga ito ng malalim sa kabilang linya. Nandiyan ba si Leia? Dude? Oo, ako bahala sa'yo. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo? Pangungonsyensya ko dito. Matagal-tagal din itong natahimik na panay ang paghinga ng malalim. Dude, lahat ng problema may solusyon. Maayos niyo ang problema niyo mag-asawa. Idaan mo sa lambing at maayos sa usapan. Pero kung tingin mo ay walang solusyon, huwag mo nang problemahin.
Dinig ko namang natawa ito sa huling isinaad ko na ikinatawa at iling ko na din. Sige, dude. Sigurado ka ha? Tutulungan mo ako makalapit kay Leia. Paninagurado pa nito na mababakasan ang pakiusap. Napatangutang ako kahit hindi naman ako nito nakikita. Ako bahala sa iyo, dude. Pag-aayusin ko kayo ng asawa mo. Basta lambingin mo lang. Huwag mong tantanan hanggat hindi mo mapapaamo. Pagpapalakas loob ko pa dito. Sige, dude. Anduin na. Pagkatapos ko makausap si na Derek at Alex ay bumalik na ako sa loob at naubutang nagaharutan na ang anim na puro harina ang mukha, pati ulo. Para silang mga batang naiwanan lang saglit ay nagkakalat na sa kusina. Ang lulutong panantawanan ng mga ito nakitang tuwang-tuwa silang nagagantihang magpahira ng harina. Saglit lang ay nag-doorbell na rin ang dalawa kaya ako na nagbukas. Alanganin pang umiti si Alex pagkabukas ko. What's up, pre? Ani Derek na nakipag-fist bump sa akin. Okay naman, pre. Salamat ha. At pumunta kayo. Ani ko na ikinatapik nito sa balikat ko. Sigurado ka ba, dude? Baka lalo lang siyang... Natigilan ito nang marinig ang tawanan ng mga babae sa kusina. Anong meron? Ang saya naman yata nila. Ani Derek na pumasok na at napapasilip sa kusina. Inakay ko na din si Alex na may tinatagong tulips bouquet sa likuran nito na ikinangiti ko at tinapik sa balikat. Kulang lang sa himas ang asawa mo, dude. Lambingin mo lang. Chuck, bibigay din yun sa'yo. Pagpapalakas loob ko dito na ikinangiti na rin ito. Hi, girls. Natigilan ang anim sa pagsulpot namin tatlo at pagbati ni Derek. Baby! Si Jessica ang agad na lumapit na nangunyapit sa batok ng kasintahan kaya hindi na nakalapit ang lima na nginingisian ito. Lapitan mo na. Bulong ko kay Alex na ramdam kong kabado at halos mapako na sa akin na tatayuan namin. Para itong robot na napakabigat bawat hakbang nitong lumapit sa gawin ni Leia na isa ding naliligo sa harina. Napapailing na lamang kami ni Derek sa ginawa nilang pagkalat ng mga ingredients ng kanya-kanya nilang niluluto dito sa sahig at dining table. Dinaig pa ang may dumaong bagyo sa kalat nilang nagluluto. Honey, flowers for you. Alanganing bati nito na iniabot kay Leia ang bouquet. OMG, tulips! Thanks, Daddy Alex. Masiglang saan ni Erica na inagaw ang bouquet. Nalaki ang mga mata ni Leia na akmang aagawin ang bulaklak kay Erica na mabilis na ipinasa kay Danica. Napangisi lang naman ito kay Leia at mula ipinasa kay Karen ang bouquet ng akmang kukunin ni Leia ito. Bakit? Para sa iyo ba ito? Painusenteng tanong nito sa kaibigang nanuninkit na mga mata na kitang napipiko na sa kalokohan ng mga kaibigan. Hi, handsome. Nakakamiss naman ang yummy daddy ni Leia. Napakurap-kurap ako sa malambing na saan ni Kate na unang yumakap sa natuod na si Alex. Napalingon sa Leia dito na lalong naninkit ang mga mata na malapit nang bumuga ng apoy sa mga sutil na kaibigan. Tung mundo! Bulyaw nito na akman lalapit na pero hinapit ni Danica kaya pinagpapasapasahan na muna nila na binati at niyakap at pinaghahalikan din si Alex sa pisngi na ikinangingit-ngit ni Leia. Hi, big boss. Namiss ka din namin. Napapailing na lamang ako nang si Derek na ang binalingan ni Erica kaya napabitaw si Danica. Nakasalukuyang nakayakap kay Leia at si Jessica ang hinatak na niyakap kaya malayang pinagpapiestahan ng apat ang kasintahan nito. Honey! Baby! Panabay pang pagtawag ni Alex at Derek kay Leia at Jessica. Nakala mo'y inapi kaya nagpapasok lolo sa mga asawa at kasintahan. Natatawa na lamang akong yumakap na kay Kate na isa ding sutil. Natahimik kami nang yumakap na si Jessica kay Derek na sinasamaan ng tingin ng apat na giningisian ito. Honey! Napalabi si Leia na sinalubong ang asawa ng yakap na ikinahiyaw at palakpak namin sa mga ito. Para tuloy kaming nanonood ng teleserye nang magyakapan at iyakan ng mag-asawang Alex at Leia sa gitna namin. Masaya kami nag-inuman at kaming tatlo na lamang na na Derek at Alex ang naglinis ng kalat ng mga babae dito sa kusina at tinuloy ang mga niluluto nila habang nagsaligo na sila. Bakas din naman ang tuwa sa mag-asawa na ngayon nagkaayos na sila sa kung anumang pinag-awayan nila.
Namunot no ako nang mapansin kaming dalawa na lamang ni Derek ang nandito sa sala na umiinom dahil halos sunod-sunod nang nag-excuse sa mga babae. Una si Leia na sinundan ni Alex, saka naman isa-isang sumunod na nagpaalam ng kanya-kanyang alibay ang limang babae. May kalokohan na naman ang mga iyon. Napalingon ako dito nang mapansin na papalingan ako dahil biglang natahimik ang kaninay napakaingay na unit. Tara, hanapin na nga natin ang mga iyon. Sisirain pa ang moment ng mag-asawa. Anito na ikinabilog ng mga mata ko nang mahimigan ang punto nito, lalo na't napapangisi ng makahulugan. Para kami mga tsismosong maingat sa bawat hakbang na sumilip sa gawin ng kusina at nakita sa may harapan ng pinto ng CR ang lima na nagkukumpulang nakasilip sa siwang ng pinto. Nagkatinginan kami ni Derek na napapailing at hinila na akong makilapit sa lima na tila mga tsismosa lang na nagkakanda haba na ang liig na nakikisilip sa loob ng CR. Napapitlag pa si Kate nang hinila ko ito at halos magreklamo nang hilahin ko na ito pabalik ng sala. Maging sa Derek ay hinila na si Jessica. Nagpaiwan naman ang tatlo na sina Danica, Karen at Erica na nanonood sa mag-asawa. Ano ka ba? Sisirain niyo pa moment na mag-asawa eh. Paninermon ko na ikinangisi nito kaya natigilan ako. Tama, bakit ba ako nakikinood ng moment doon eh? Nandito ka, baby. Sunod-sunod ako napalunok sa paanas nito, lalo na't may naglalarong pilyang ngiti sa mga labi nito at napakalagkit ng pagtitig nito na iniawang na bahagya ang mga labi. Baby, ano ka ba? May mga kasama tayo dito. Natigilan ako nang bigla na lamang ako nitong siniil at parang nai-hypnotize mong nahila nito sa kanyang salid na marugdom na inaangkin ang mga labi ko. Gotcha, Mr. Charles Monterde. Wala ka nang kawala sa akin ngayon, baby. Cause tonight, I'll mark you as mine. Paanas nito na dahan-dahang binabaklas ang botones ng suot na dress na ikinalunok ko ng sunod-sunod. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, lalo na't kita ang nag-aalam na ng mga mata nito. Sa sumunod na araw ay sinadya ko na si Hannah sa bahay nila. Kabado ako pero kailangan ko nang tapusin ang meron sa amin. Nasadido na ako na gusto ko na rin mag-out kami ni Kate sa publiko para hindi na kami nagtatago kung magkita. Babe, what a pleasant surprise. What brings you here? Masayang bunga ni Hannah nang mapagbuksan ako ng gate nila. Akmang hahalik ito sa akin nang iiwas ko ang mukha ko na ikinatigil nito. Hannah, hindi ko nagpunta dito para dalawin ka. Namutla itong napalunok. Come in, babe. Paanyaya pa rin naman ito. Kabado man ay pilit akong umiti at pumasok ng mansyon nila para akong tinatayuan ang balahibo ng makapasok sa magara nilang sala. Kung tutusin, mas malaki at marangya naman ang mansyon nila Kate dito. Dahil hindi naman ganoon, katanyag ang pamilya Hidalgo sa larangan ng business. Have a seat, babe. Pag-akay nito na inilingan ko. Hindi ako magtatagal, Hannah. Nandito ako para formal na makipaghiwalay sa'yo. Daradyang saad ko na ikinalunok nito at namutla. Kita ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. I'm sorry. Akala ko kasi hindi na babalik si Kate. At hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon na isa tinig ang nararamdaman ko. Kung gusto ko pa ba na maging girlfriend o mapangasawa ka. Naipit ako sa sitwasyon na bigla mo nalang dinala ang mga magulang mo sa mansyon, kaya wala na akong nagawa ng magpunta o mapunta ang usapan sa kasalan. Tumulo ang mga luha nito at nag-iwas ng tingin. Do you really love her that much? Mahinang tanong nito. Kusang sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ko na napapatango-tango. Yeah, I love her so much, Hannah. And I can't afford to lose her again. This time, I'll be braver than before. Hindi ko na siya muling ipagtatabuyan. Pagtatapat ko. Mapait itong napangiti at iling. Go on, Charles. Pero hindi ko may papangako na magiging masaya ko para sa inyong dalawa ni Kate. Napipilan ako dahil kita ang pagkabalot ng galit sa mga mata nito na biglang nanlilisik. You can leave now. Walang emosyong saad nito na tinalikuran ako at pumanhik ng kanilang hagdanan. Palabas na ako ng sala nila nang mapalingon sa pamilyar na muka
Sa kanilang napakalaking family picture na nakasabit sa wall dito sa kanilang sala. Napalunok ako at parang binuhusan ng malamig na tubig ng mamukhaan nito. Auntie Catherine? Who is it, handsome? What do you want? Coffee? Tea? Or me? Namula itong hinawakan ako sa kamay at kinalong paupo sa loob nito. You, baby. Napahagigig ako at inilihis ang suot kong robe. Baby naman, nagbibiro lang ako. Anito na pinamumulahan at muling inayos ang robe ko. Napasuklay ako sa buhok nito na ikinatingala nito. Kaya sinalubong ko ang mga labi nito ng masuyong halik na tinugon din naman ito. Alam mong obsessed ako sa iyo, baby. Huwag mo kong binibiro ng ganyan at tututuhanin ko iyan. Natatawang tudyo ko. Ang pilya mo talaga. Maganda naman. Siyempre. Anito. Sexy. Indeed. Nangingiting sang-ayon ito. Hot. Mm-hmm. Napatango ito. Wild. Super. Natatawang saan nito na pinisilantungkay ng ilong ko bago mariing humalik sa noo ko at mga labi ko na ikinangiti ko na rin at yumapos na sa batok nito.